Hello mga ka-Pixie! Welcome back to our channel. Welcome to another channel reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito po ang ating 2022 Kapalaran episode. Ang episode na to ay dedicated sa ating Aries friends. Ito ay general reading lang mga ka-Pixie. So, hindi siya mag-resonate sa lahat. Bago ako mag-start mga ka-Pixie, inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. So, sa mga members na, no, thank you so much sa pag-join. Sa mga gusto pang mag-join, punta lang kayo sa ating YouTube channel. Sa tabi ng subscribe button, may kita kayong join button dyan. I-click nyo lang yan. And then may magpa-pop up na window, follow nyo lang yung instructions para maka-join kayo. Kung walang join button, kasi hindi siya compatible sa lahat ng devices mga ka-Pixie, no? Merong link nasa description box, i-click nyo lang yun, try nyo gamitin yung phone nyo kung ayaw sa phone nyo gumamit kayo ng PC or laptop para maka-join kayo. Once na nag-member kayo mga ka-Pixie, mayroon kayong access dito sa mga videos na to, members only videos. Bukod sa collective tarot reading mga ka-Pixie, meron dyan mga videos about subconscious mind, law of attraction, creation, manifestation, no? Kasi tinuturo ko yan dun sa mga members. Okay, yung tamang konsepto ng manifestation para matuto kayo so that you can be, do, have anything that you want in your reality. Sabi ko nga, gagawin ko kayong manifesting beasts. Okay, so if interesado kayo sa mga ganyang klase ng topics, consider joining kasi marami kayong matututunan. Alright. So, back to our reading mga ka-Pixie, mayroon tayong tatlong set ng cards dito. So, etong set 1 yung para sa kabuhayan nyo, set 2 para sa inyong career, finance, money, and then etong last is para sa love life ngayong 2022. Meron din tayong mga oracle cards dito mga ka-Pixie para sa additional messages na kailangan nyo marinate. And sa end ng video, no, very important na tapusin nyo siya, magkakaroon tayo ng favorite nyo na yes or no pick a card reading. So, pwede kayo magtanong ng isang tanong for 2022. Answerable by yes or no. Titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung yes or no. Okay? Alright. So, mag-start na tayo. Itabi ko lang to, ha? So, bago natin basahin yung mga cards mga ka-Pixie, bunat muna tayo ng tarot dice. Ayan yung ating dice, guys. Nakikita nyo ba? Ayan. So, bunat tayo. Tingnan natin yung strongest energies nyo for 2022. Para sa Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ngayon, 2022. Okay, so yung first natin, we have the Hermit card. So, searching kayo mga ka-Pixie, may hinahanap kayo. Naghahanap kayo ng kaliwanagan. For some of you, merong ano, nagpapabalisa sa inyo, no? Naghahanap kayo ng kasagutan doon sa mga bagay na gumugulo sa isip niyo. So, yung iba sa inyo hindi makatulog, kakaisip. And then last, Ace of Swords. Pero eventually, no, dadating din yung sa inyo yung sagot. So, ito mga ka-Pixie, ibig sabihin nito, like I said, no? You are searching for some answers. May mga bagay na gumugulo sa isip mo. Hindi ka nakakatulog, restless ka. No, may mga gumagambala sa isip mo, may tumatakbo sa isip mo, whatever that may be. Pero ang maganda naman dito is with this Ace of Swords energy, magkakaroon ka rin ng clarity. Dadating din sa'yo yung sagot na hinahanap mo. Magkakaroon din ng kaliwanagan yung isip mo. Okay? So, tingnan natin yung rest of your reading mga ka-Pixie. Para ngayong 2022. So, ito yung sa kabuhayan mo. We have the Fool card and Queen of Wands energy as your signifier. So, as you know mga ka-Pixie, yung readings natin na gumagamit ako ng signifier sa bawat reading. So, ito mga ka-Pixie, general lang to ha. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. At saka combination to ng negative and positive energy kung ayaw nyo ng negative reading, huwag nang panoorin. Nagbabasa ko ng negative reading hindi para takotin or i-demotivate kayo kundi para bigyan kayo ng babala. So, i-down ko lang ng konti. Kahit hindi nyo masyadong makita, okay lang.
So, apat na set ng card to mga kapixie. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Significant numbers pala naman mga kapixie. So, mag-start na tayo. Wow. Ito yun. Ito yung nagpapabalisa sa'yo guys, no? Lumabas siya. Itong 9 of Swords, 9 of Swords energy. So, lumabas siya. Pagpasok ng 2022, may experience mo siya. Ito, I'm sensing maaari sa mga OFW to, no? With this 3 of Wands energy and 6 of Pentacles energy, or maaaring may kinalaman sa trabaho, not necessarily OFW, pero if you are OFW, malamang-lamang makaresonate yung iba sa inyo dito. Pero kung hindi ka OFW, maaari pa rin mangyari ito sa'yo. Maaari may kinalaman sa pera or sa trabaho yung bagay na nagpapabalisa sa'yo. So, I'm sensing yung iba sa inyo talagang antagal-tagal na nag-aantay ng sagot, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi sabi ko nga, eventually dadating din yung sagot sa inyo, magkakaroon din kayo ng clarity. Pero very evident siya na mangyari ngayong pagpasok ng 2022 this quarter. Okay, yung first quarter pa lang, nandyan na siya. Alright. Ito pero ayan, ito na, nagliliwanag na mga kapiksi. Kasi ito na yung clarity, no? We have the sun here, the star card. Maaari may kinalaman sa mga plano mo sa buhay, sa mga achievement ng goals mo. Pero ito mga kapiksi, this is a very different energy from the previous one. Kasi ito, sobrang positive to with the sun, the star, and the page. Ito, yung mga pangarap mo sa buhay pagdating sa pera, pagdating sa salapi, pagdating sa trabaho, pagdating sa karera, no? Makakakita ka ng liwanag. You are being guidance. There's abundance of happiness, of hope. This is abundance of hope, mga kapiksi, towards your dream, which is maganda. Parang punong-puno ka ng pag-asa. Punong-puno ka ng pag-asa, ng enerhiya para papangyarihin yung mga gusto mo, yung desire ng iyong puso, yung desire mo, yung wish mo. For some of you, no, I'm sensing na, yeah, you are patiently waiting for this. Parang nag-aantay kayo ng ano, every time nag-check kayo ng circumstance niya, may pagbabago na ba, parang ganun. Parang dininig na ba yung dasal ko, parang ganun. Are we there yet? Parang si Garfield. No, pero yeah, talaga nag-aantay kayo. As in, you are patiently waiting. Pero the news is coming, mga kapiksi. Ito ay messenger, no? The news is coming to you. So, makakatanggap ka ng magandang balita, no, ngayong second quarter ng 2022. May kinalaman sa mga wish mo, sa mga pangarap mo, or kung ano man yung pinupursue mo sa buhay. There is an abundance of hope para sa iyo. Alright? Now, okay, so ito mga kapiksi, no? This is stagnation with this 8 of swords and the hangman energy. This is stagnation, mga kapiksi. Ito yung pumipigil sa movement mo or sa paggalaw mo. Parang urong sulong ka. I'm sensing yung iba sa inyo indecisive doon nag-start, no? Yung indecisive, ibig sabihin hindi makapag-desisyon. Or nagkakaroon kayo ng analysis paralysis. For some of you, maaaring may kinalaman sa past, traumatic events, no? Kaya hindi kayo makamove forward. Parang may takot. Ayan na, may takot. Parang may takot kayo, mga kapiksi, no? To move forward. Kaya hindi kayo makadiretso or makaprogress sa buhay nyo. Huwag kayong matakot, mga kapiksi. Fear and faith, they are both the same. They are both unseen. Huwag kayong matakot, no? Be confident. Kapag confident kayo, makinig kayo ng self-love subliminal natin, mga kapiksi, kasi pampu-boost yun ng confidence, no? Kapag confident kayo, skilled kayo, meron kayong pagtitiwala sa sarili nyo, talagang ma-overcome nyo yung doubts and fears nyo. Yun yung ano, yun yung blockage nyo para makamove forward. Hinahatak kayo, no? Hinahatak kayo pabalik or para hindi kayo makagalaw. So, yeah, you have to stay away from these doubts and fears, mga kapiksi. Yeah, eventually, sabi ko sa inyo, magkakaroon naman kayo ng clarity. Ito yan. So, either kayo yan or someone nakakilala nyo, Aquarius, Gemini, Libra, yung magbigay sa inyo ng guidance, no?
para talikuran nyo or iwanan nyo yung inyong mga doubts and fears and magliwanag yung isip nyo. Kasi dun yun dun nangyayari yun or dun nag-start yun mga kapixie. Kapag ka, napaparilisa ka sa pag-iisip, nag-i-spiral yung thoughts mo sa mga negative yan, sa mga doubts and fears, yun yung pumipigil para hindi ka maka-progress or maka-move forward sa buhay mo kasi may takot ka, may duda ka. Kaya wala kang nakikita ang pagbabago sa sitwasyon mo. Alright? Okay, so yan ang iyong overall reading para sa kabuhayan, Aries. Ito yung ating oracle cards, no? Check natin. Tingnan natin yung additional message for you for 2022. Kapixie, may mga subliminals tayo pampaswerte sa kabuhayan, no, dito sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang namin na Kapixie, marami kaming subliminals dito, pampaswerte sa buhay, kabuhayan, trabaho, negosyo, salapi, pera, ano pa ba, relasyon. So, ang gagawin nyo lang is pakinggan nyo siya ng paulit-ulit hanggang sa mag-manifest yung mga gusto nyo sa buhay. Tsagain nyo lang. Make sure na sa YouTube nyo pakinggan, hindi siya downloadable para mag-benefit talaga kayo. Marami ng success stories yung mga Kapixie. Marami ng nag-benefit dyan sa mga subliminals na yan. So, ito, napakaganda, no? Parang this is freedom. Transformation, spiral. We have the sun here. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito, ha? Napakaganda ng image ng card, no? Sacral chakra, core of creation, revel in the... Okay, basahin natin. Revel in the present moment and feel deeply in your senses the sensuality of being alive, the breeze on your skin, the scent of damp earth, the feeling of alignment perfectly into the temple you call your body. This card is about diving into the depths of the present moment where all your faculties are available for divine creation. Again, this card is about diving into the depths of the present moment where all your faculties are available for divine creation. Nothing is left in the past or caught in the future. All of you who are unites in a moment of ecstatic conception, let yourself drop into passion, intimacy, and loving connection with whatever you are birthing into the world and with whomever you have chosen to co-create. Naintindihan nyo ba? Inulit ko tong itong sentence na to. This card is about diving into the depths of the present moment where all your faculties are available for divine creation. Present moment is all there is, mga Kapixie. The past is already in the past. The past has passed. It's already past. wala na yon. Tapos na yon. The future isn't here yet. All we have is the present moment, no? And yung present moment natin, yung present thoughts natin, that's what is molding our future. That is what is molding your creation of the future. Yung present moment nyo, where all your faculties are available for divine creation. It's your present moment. It's your present thoughts. Okay, so do not dwell in the past, mga Kapixie. Tapos na yan. Actually, yung present moment nyo is already your past. But you can create your future, your nice future, happy future with your present thoughts. Okay? Kasi yung present moment nyo, mga Kapixie, or yung present situation nyo is the sum result of your past thoughts. Kaya nga sinasabi ko, your present is your past. Your future is your present. Pag sinabi kong your future is your present, ibig sabihin your present thoughts. Ano yung thoughts mo ngayon? Yun yung magde-define ng iyong future. Yun yung iyong divine creation sa present moment. Okay, so make sure that you stay on top of your thoughts, mga Kapixie, at your present moment, your present thoughts, kasi yun yung magde-define or magkikreate ng iyong future. Kalimutan mo na yung past. What you're seeing right now in your situation is the result of your past thoughts. Kaya don't dwell with your present situation. It's already over.
Tapos na yon, old school, old memory, old thoughts. Okay, so wag na kayong umiyak-iyak ngayon kung wala yung jowa nyo sa inyong ngayon kasi tapos na yon. It's already in the past. You can create your future by the thoughts that you are currently thinking. Okay, so yun yung ibig sabihin nun, mga ka-fixie. Alright? So, napakaganda yung mga bagay na yan. Tinuturo ko yan dun sa exclusive membership program kasi dun ako nagtuturo ng law of attraction, manifestation. So, kung gusto nyong matuto ng mga ganong klase ng bagay, consider joining sa ating membership program kasi talagang marami kayong matututunan dun. Alright, so yan ang reading mo, Aries. Sana makaresonate ka kasi maganda naman yung reading. Let me know, ha? So, up next naman, panoorin mo to ngayon. And then, sa December, bago mag 2022. And then, sa 2022, the rest of 2022, i-review mo siya para ma-check mo if nangyayari ba talaga or hindi, di ba? Or para may guidance ka. So, up next naman, para sa career and finance mo. Angel number 888, mga kapiksi, lumabas sa reading mo. So, i-check. Tsaka yung 666. 888, tsaka 666. Check mo, mga kapiksi, ha? Baka may additional messages sa iyo ang iyong mga angel guides. Unang-una, no, ikaw din ito, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or Aries, no? This is your energy. Maganda ito sa first quarter, no? Kasi may mag-o-offer sa'yo na ng parang skill or training or parang mag-o-offer sa'yo na i-mentor ka, ganyan. So, i-take advantage mo yan. Out of concern ito. Parang out of concern, parang bigla na lang siya mag-reach out sa'yo. Sabi mo, uy, may available na training dito, baka gusto mong mag-join. Parang ganun. Uy, may available na ganito dito, baka gusto mong subukan. Kasi, ano, malalicense ka or, I don't know, magkakaroon ka ng additional skill, ganyan. Ma-uplift yung knowledge mo, ma-upscale ka, yung level mo, ganyan. So, it's for your own advantage, no? May magre-reach out sa'yo, may taong magre-reach out sa'yo para tulungan ka na ma-develop, ma-improve yung skills mo. This is the challenging part, mga kapiksi. Yung second quarter mo, medyo challenging siya sa inyo. Maaari kang makaranas ng pagsubok. This can be with a very close friend or a very close colleague or pwedeng kung negosyo to. Maaring business partner mo or maaring clients mo or suppliers mo, ganyan. Pero ititest yan. And medyo mame-mental block ka, no? This is very challenging. For some of you, parang first time mo lang maka-experience ng ganitong klaseng pagsubok, no? Kaya hindi nyo alam yung gagawin nyo with this Eight of Swords energy. Parang mas stuck kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo. So, kalma lang, mga kapiksi, no? Be open-minded. Mag-seek kayo ng assistance or tulong sa ibang tao na mas nakakaalam, mas nakaka... mas marunong, kumbaga. Mas expert sa field of expertise na yan para masolusyonan yung problema nyo. Pero, yeah, this is... You will be dwelling with some problems sa career mo, sa kaperahan mo, sa kung ikaw ay may negosyo, maalim sa negosyo mo. Ngayong second quarter ng 2022. Normal naman yan, mga kapiksi. Wala namang hindi tao nagkakaroon ng problema. Diba? Normal yan. For some of you, if you are dwelling with partnership, mga kapiksi, no, I'm sensing nakakalas kayo. Kung nagdadwell kayo sa isang partnership, parang medyo either ikaw yung kakalas or kakalas yung partner mo and magsasarili or mag-explore on your own. Okay, parang ganun. Kasi ganun yung nakikita ko rito eh. Kung meron kayong partnership, pwede rin sa kumpanya, no? Let's say, for example, employed kayo sa isang company, pwede kayo magkaroon ng issue sa isang katrabaho nyo siguro or sa boss nyo, tapos aalis kayo, lilipat kayo, maghahanap kayo ng ibang
kumpanya na malilipatan. Kung negosyo naman, like I said, partnership, either business partner nyo or supplier nyo siguro or kliyente nyo, magkakaroon ng ano, ng hiwalayan dito para mag-explore sa ibang lugar, para maghanap siguro ng ibang partner or ibang choices, ibang options na pwede nyong subukan. Alright? Okay lang naman yun, no? As long as, diba? Kung doon kayo comfortable, para maiwasan talaga yung toxicity, diba? Why not? So, eto mga kapiksi, this is really a challenge for you, no? Lalo na yung mga nagde-negosyo. Medyo challenging ito sa mga Aries na nagne-negosyo, mga kapiksi, kasi lumalabas talaga. You will be facing with a lot of competition. Maaaring competition din ito sa sarili mo or your previous partner. Pwede rin previous partner mo yung magiging ka-competition mo. And it's going to be very burdensome sa inyo. Pero ito, yung pag-establish mo ng sariling pangalan on your own, medyo mabigat siya nadalahin para sa'yo. No? So, if kaya mong humingi ng tulong sa ibang tao, like I said, no, yung medyo expert na sa mga ganitong klaseng field, lalo na kung ito yung negosyo, might as well mag-consult ka sa mga eksperto para hindi ka mag-isa na nagdadala ng burden na to. Alright? Okay, so yun ang reading natin naman sa career finance. Tingnan natin yung iyong additional message. Aries, Leo, Sagittarius. So, again, mga kapiksi, no, may mga subliminals tayo dito for career and negosyo, business, lahat, no? Marami tayong pampaswerte subliminals dyan. Pakinggan nyo lang ng paulit-ulit para magabayan kayo. Makatulong sa inyong swerte. Sa YouTube nyo lang pakinggan, mga kapiksi, yan, hindi siya downloadable. Ayan, attachment. So, ito mga kapiksi yan, no? Hindi ka makamove forward kasi nakakadena ka, nakatali ka. Okay, so ito yung pumipigil sa progress mo. Ayan, ayan yung pipigil sa progress mo. Okay, so whatever it is that you have in the past, kailangan mo nang putulin yung connection mo. If you have any unfinished business or makaka-encounter ka ng ganong klaseng sitwasyon, make sure na putulin mo kasi it's not going to serve you any purpose at all. Instead, no, magiging blockage pa siya. Yan pa yung magiging cause para bumagal yung progress mo sa buhay. Or, etong sinasabi ko na partnership, no, this may be a very good decision for you to stay away or go away from the partnership kasi baka mamaya siya na pala yung nagiging balakid sa iyong pag-asenso. Alright? So, yan ang reading natin for career and money. So, last na, huwag kayo mag-alala kung negative yung reading nyo kasi you can always turn the situation around. Actually, maganda nga yun kasi nabibigyan kayo ng babala, diba? So, pag nabibigyan kayo ng warning, ibig sabihin, alam nyo na yung gagawin nyo para maiwasan nyo. Alright? So, yung next naman is para sa ating love life. So, ito yung signifier nyo. Ace of Cups for love and King of Wands for Aries. Again, apat na set ng cards, guys. For some of you, you may be dealing with a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Yan yung mga signs na lumabas dito sa reading. Maaring yan yung jowa nyo or maaring may ganyan sila sa kanilang natal chart or maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. Ito mga kapiksi dun sa first set of cards natin, no, maaaring magkaroon ng hiwalayan dito or maaaring magkaroon ng temporary cool off, no, with this para bigyan ng ano, tawag dito, magkaroon kasi nag-iisip-isip to, either ikaw ito or yung person mo, maaaring may nangyayaring hindi maganda sa inyo and para ma-maintain yung peace or
tawag dito, sanity. Para magkaroon ng sanity sa kaisipan, feeling ko some of you will turn away, turn their back from this toxic situation para makapag-isip-isip. Para, yeah, hanapin, makapag-decide whether or not ito ba talaga yung gusto nila. So, maninimbang kayo dito, and I'm really sensing na yung iba sa inyo lalayo. Either kayo yung lumayo or yung person nyo yung lumayo. Either layuan kayo or yung relationship. Pero magkakaroon dito ng parang ceasefire. Okay? Parang suko. Ganyan. Pagsuko. Pagsuko dun sa relationship. Up next dito, we have 5 of Wands, King of Cups, and 6 of Wands. Dito walang nagpapatalo. Maaring nag-aaway kayo, no? Mag-aaway kayo. Kung hindi kayo maghiwalay, mga kapiksi, maaring may pag-aaway na maganap hanggang sa may manalo sa inyong dalawa. Either ikaw yung manalo or siya yung manalo. Hanggang hindi kayo nagkakaroon ng ganyang klaseng scenario, hindi matatapos yung pag-aaway nyo kung walang nagpapatalo. So, parang feeling ko uulit at uulit lang yung cycle kung hindi kayo maghiwalay or kung hindi kayo magpatalo sa isa't isa. Kasi both of you parang ayaw magpatalo. Or hindi magsisettle hanggat hindi siya nananalo. There is no giving up here. Pero nandun pa rin yung ano, no? Yung passion na magkasundo pa rin kayo. Yung iba sa inyo, kahit na-gina-gina, pero hindi pa rin sinusukuan itong person or itong partner or itong relationship. As in, yung iba sa inyo, pinaglalaban pa rin kahit na puro away. Okay? Kahit na puro away. So, maaaring ipagpatuloy nyo ito, mga kapiksi, for some of you, no? Kung hindi talaga kayo maghihiwalay or kung hindi kayo maghihiwalay. Parang, yung iba kasi sa inyo ayaw bumitaw eh. Patigasan na lang ng bungo, parang ganyan, okay? Mag-enjoy na lang kung ano yung pwedeng i-enjoy. Parang ganun yung energy na to. Pero walang iwanan sa iba. Yung iba sa inyo, no, kahit na masakit na yung ulo, willing to start all over again with this person or with this partner. Nandun pa rin yung pagsugal, mga kapiksi. Nandun pa rin yung gustong magsimula ulit. Kahit na masakit yung ulo, kahit na nag-aaway. Like I said, no, yung iba, parang patigasan na lang ng muka. So, yung iba sa inyo, maaaring may maghiwalay dito. And yung iba naman sa inyo, maaaring i-maintain yung relationship kahit na nag-aaway. Kahit na nag-aaway or kahit na magulo, willing to start all over again kasi ayaw sumuko, ayaw sukuan yung relasyon or yung partner. Okay? Huwag kayong mag-alala, mga kapiksi, kasi may mga subliminals tayo dito sa ating channel, lalo na sa relationship, napakarami, no? Marami nang nag-benefit dyan, so makakatulong din yan sa inyo. Pakinggan nyo lang ng paulit-ulit, no? Yung iba nga hiwalay na sa asawa, sumama na sa kabit, pero bumalik pa rin sa kanila yung mga asawa after listening sa mga subliminals namin. So make sure na tiyagain nyo lang, mga kapiksi, okay? Lahat ng klase ng subliminals pwede nyo i-combo-combo, mga kapiksi, depende sa need nyo, kung ano yung kailangan nyo, no? Effective yung mga yan kasi marami na tayong success stories dyan, okay? Tingnan natin yung additional message for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Yung mga subliminals, guys, ha, hindi siya downloadable, so make sure na sa YouTube nyo lang siya pakinggan. Libre sa lahat sa YouTube para ano, mag-benefit talaga kayo din sa mga affirmations. Nakakapagod mag-record pag madami tas mahaba. Naubos. O, diba? So, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Lumabas yan dito. Diba? This card is about diving into the depths of the present moment where all your faculties are available for divine creation. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Be present in your moment, mga kapiksi, no?
So, i-enjoy mo lang yung iyong sitwasyon, mga kapiksi, pagdating sa love life. Kasi eventually, yun din yung ma-attract mo sa buhay. Be present palagi, no? Palagi mong paliguan ang pag-ibig, yung isip mo, yung puso mo, yung pagmamahal sa puso mo. Yun yung palakasin mo para yun din yung ma-attract mo sa buhay. Iwasan mo yung mga reklamo, no? Iwasan mo yung mga reklamo sa jowa mo, sa love life mo, no? Sa sarili mo. Yan yung number one na kailangan mong iniiwasan, yung reklamo. Stop complaining, stop reacting, no? Instead, mabuhay ka sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa joy, sa love. Yun yung palakasin mo, mag-self-love ka para maging yung confidence, mawala yung mga insecurities mo sa buhay mo. Diba? Mawala yung mga galit, resentment, ganyan. Para talagang love lang yung mamayanin sa buhay mo. Okay? So, yan ang iyong reading, Aries, no? Para sa lahat ng category. So, kabuhayan, pera, trabaho, at saka love. So, ngayon naman, dito na tayo sa pick a card reading. Alright. So, ito na yung ating yes or no pick a card, mga kapiksi. So, ito yung cards natin, ha? Habang sinashuffle ko siya, mag-isip kayo ng isang tanong sa isip nyo. Answerable by yes or no para sa 2022. Isang tanong lang, guys. And then, pili kayo ng isang card. Okay. So, ito yung card number one. Card number two. At saka card number three. Okay, so card number one. Again, mga kapiksi, isipin nyo yung tanong sa isip nyo, no? For 2022. Tapos mamili ka ng isang card. Card number one, card number two, card number three. Kung card number one ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Ito ay yes. Okay. Kung card number two naman, ang sagot sa tanong mo ay yes din. Ito ay yes din. And then, kung card number three naman, ang sagot sa tanong mo ay yes. Okay? So, yes, yes, yes. Alright? So, yan ang ating overall reading para sa Aries ngayong 2022. Let me know if naka-resonate ko. Hindi, again, panoorin mo siya ngayon, panoorin mo siya sa December, pagpasok ng 2022, and sa rest of 2022 para ma-refresh sa memory mo, no? Yung kapalaran mo, yung gabay para magkaroon ka ng guidance. Thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. And abangan nyo pa po yung mga susunod nating episodes dito sa Pinoy Pixie Tarot. I love you, mga kapixie. Have a nice day. Bye-bye.